morning guys. Ayan, dito na tayo sa bundok ngayon. Dala na yung pagkain na pinamili natin kanina. Yun yung kumot nila. Nakatulog sa kasadina. Ah, talo ko magsiga ka dito sa ita. Yan! Para pungpong kasi! Ay, ito ang daris. Ano yung pugad? Parang pugad ah. Panlaban sa lamig. Ito yung kanilang banig mga kabayan. Oh, sarap, di ba? Parang foam din. Malamig pa, parang foam, malamig pa mga kabayan. Oh, di ba? Ang sarap dito, miga. Foam ng ano yan? Foam ng katutubo yan. Ang sarap higaan. Foam daw ng katutubo. Dito sa bundok. Nagahanap kasi ng ano, panig. Ano. Politis ko. Tubong manok. Ha? Tubong manok. Ah? Unchi. Akala ko politis, hindi sa pala. Sa amin yan, unchi. Ah, sa amin, dusi. Unchi, dusi. Unchi, sa kanila, sa amin, dusi. Ano tubong manok? Pabayahan. Ah, tubong manok. Pero ano po, bayahan po yan. Oh. Bayahan, bayan na, unchi. Oh, jeez, unchi, dusi. Ang ganda, oh, ang sarap ito mga kabayan. Pag sabi nila, pag green na green, more vitamins daw. Kaya mahilig ako sa mga green leaves. Ayan mga kabayan, akala mo ay saluyot pero hindi po. Pero ang lasa nito, che, parang saluyot? Ah, iba din. Wow, ang sarap na ay ng maes, bagong pitas. Anong kulay po niyan? Puti or yung yung lagkitan siguro 'yan. Tuna. Akala ko yung binan niya. Yaman. Mayaman ang may-ari. Mayaman ang may-ari. Anong pinaguluhan niyo diyan? Wow, ang sarap. Sarap. Kuha kayo tinapay. Kain na kayo. Tinapay. So ayan po mga kabayan, habang nag-aantay, habang nagpahinga tayo dahil nagluluto pa para sa lunch natin, umikot naman tayo dito sa kabundukan mga kabayan. Walang patag dito, puro dinadaanan natin, ito ang makikita natin. Wow, look at that mga kababayan, so amazing! Ayan, ang ganda, grabe! Diyos ko, parang gusto ko na lang dito tatayo buong maghapon at namnamin ang ganda ng view, as in mga kabayan. No, nakita nyo po yon. Ayun po, oh, my falls. Ayun, my falls. Soon. Coming soon. Pupunta kami dyan. Oh my gulay, ang ganda dito. Diyos ko. Bangin na po yan mga kabayan. Nakita nyo po ang lalim. Nandito tayo sa itaas. Hindi pa mataas, matawas. Mamaya aakyat pa tayo doon. No? Ay, bangin na po yan. Bago kami makarating ng falls po mga kabayan, na sinasabi ko, makailang bundok muna kami akyatin bago namin marating. Oh, meron kasi nag-comment doon mga kabayan, parang hindi daw maganda yung lupa dito. Hindi po, maganda po. Nakita niyo po yung mga pananim, super taba. Diba? Ito luya. Ayan po ang tataba ng luya. Hanggang doon sa ibaba. Ayan yung mga saging. Ang dami. Super dami mga kabayan. Oh, ang sipag, iba't ibang klaseng pananim nandito. Hindi lang talong, hindi lang labanos, no? Marami pa pong iba, hindi lang po namin naipakita sa inyo, no? Dahil hindi pa kami nakaikot. So ngayon, para makita nyo, akala nyo ay labanos at talong lang ang mga pananim nila. Marami po, sari-sari. Ay, nakakain yan anak ko? Oo, nakakain. Oh, wow! Bikini.
Meron ba? Ang galing naman. Inano na po, niluto na po nila kanina. Ah, ayan. Pati uong mga kabayan, fresh. Ayan. Ito kanina, hala, ang fresh mga kabayan. Oh. Maghanap pa tayo ng uong kasi may nakita na tayo. Ang uong po mga kabayan, ibalot lang to sa dahon ng saging, budburan mo ng kunting asin, yummy. Wala ka ng ibang ilalagay. Super yum, 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 yum. Ano po yan? Kinakain po yan ng mga ibon? Malilit na manok. Yung mga manok po sa kakahuyan ko. Ay! Wow! Ang laki nanay! Fili! Wala nang iba? Naghahanap. Gusto ko ako makapitas. Lahat na lang gusto, no? Lahat na lang gusto maranasan. Dandahan kayo, biha. Baka maano kayo. Nagsalita, baka ako pa kamo ang malaglag dito, madulas. Grabe, ang sipag yun naman, no? Kahit mga ganitong lugar, grabe. Talagang... Mas maganda po kasi pagtaniman ng ganito. Ah, paslide. Paano pag yung ano, paano pag naglinis kayo? Kundi... Dahan-dahan lang po. Kanina nga po, dahan-dahan lang po paglilinis. Daos-dos kayo papunta doon? Opo. Yung papunta doon, saan na yung papunta natin uwi? Dito na po. Ah, babalik tayo mamaya dyan. Mataas ay. Tinawanan ako. Mataas na daw. Okay lang, basta makakuha lang tayo ng ganitong ka-fresh na uong. Dito tayo. Tapo lang. Okay. Nakamuha kayo na, Ima! Abay! Nakamuha kayo na, Ima! May anong basta ginila. Inay-inay lang. Ay, Diyos ko, gugulo ka talaga doon. Habulin mo ako, tsaha, pag naggumulo ako doon sa baba. Aapak lang po kayo sa mga... Ano yan? Tinanak ko na lahat lang naman. Grabe! Pa-extreme ng pa-extreme. Ano na pati ah? Oo. Ang ganda oh. Lagyan lang natin ito ng ano cha. Asin. Sarap nito. Aang. Alwa. Iwanan hapa-hapa ito. Punta sana ako doon. Sumunod kayo, nasira ang diskarte ko. Ayan po, gusto ko sana pumunta doon kanina. Kaya pumunta ako na, sumunod kayo. Ay, tamang-tama, lumiko na tayo dyan. Hindi, malapit lang yan. Saan? Ako? Ako mukukuha. Ang galing mo naman. Ay, ang laki. Teka, tanggalan natin ng ano. Ng... Ang laki mga kabayan. Umbrella. Oh, payong. Tapos, meron pa. Yay, nakakita rin ako sa wakas. Ako ang nakakita. Oh. Yay, ang laki. Ay, ito na ulam ko mamaya. Yay, teka. Ayan. Ito na ang ulamin ko mamaya. Ah, meron ng uong Kuya Joel. Ay, dito daw daan. Saan yung mas malapit sa kalsada na daanan na Nanay Fili? Papunta dito? Ah, sa kabila. Ah.
Pero mabuhay pa po yan. Malahawak-lawak pa yung lilinisan ni Kuya Jewel. Ang puntahan ngayon natin mga kabayan, yung isa sa pinakamataas na tuktok dito para makita natin yung kaluluwa ng mundo. Talagang palibot mga kabayan. Lahat ay makikita natin. Kailang hindi pa nila ito nalinis. Kumbaga sinunog lang muna nila para maibsan yung masukal na damo. No, yung masukal ay mabawasan. Kaya ito mga kabayan, dito ka, ang inakyat natin ngayon. Oh, wow! Lalo na to pag nalinis to. Oo. Makita mo na talaga ito mga kabayan. Oh, yung Clark, yung Bataan, yung Manila, yung Japan, yung Amerika, lahat na. Buong mundo makikita dito mga kabayan. Kung gaano ka laki at bilog yung mundo, naku, makikita nyo po dito. Kaya samahan nyo po kami. Wala nang daan. Wala na. Okay na, dito na lang tayo. Ah, pababa. Doon tayo dadaan sa kabila. Okay, sige. Kayam? Kaya? Ay, wag na. Saan ba yung kubo ni Kuya Jewel? Diyan lang. Diyan na. Ay, nandiyan na? Oo. Oh. Ay, akala ko sumundo din ako ni nanay. Diyan pa lang daan. Nililinis pa, tinatabas yung madadaanan natin para makalusot tayo. Doon. Dito yung ginaba. Ay, ayun, may kubo na nga. Nakita ko na. Wow, ang sarap dyan. Wow. Daanan yan dyan, di ba? Ah, nadaanan namin papunta ka, Tuminka ah. Oo, tama ah. Mas malapit pala dito. Dito kasi, ate, makita mo yung ganyan. Makita mo. Kabilaan. Pagdyan. Oo. Oh. Sa tuktok, ah, sarap paglagay ng kubo dyan. Kanyang kakilala ko dito, daanan yan, dito may cottage. Huwag mayroon kang bisita. Oo. Ah, nadaanan nga natin to. Nung pumunta tayo kay Tuminka. Hanggang dyan pala yung ano. Dyan sila natulog? Hindi, doon. Ang daming bunga ng papaya mga kabayan, oh. Oh. Oh, 'di ba? Abot ko lang pag namitas ka, ganun lang, oh. Oh. Maramis lang pananim dito mga kabayan, hindi lang labanos at talong, marami pang iba. Halos lahat nandito na po. Maganda rin dito, oh. Oh, maganda rin diyan, oh. Ito, oh. Ano 'yan, kuya? Nakakasugat 'to. Ayan, oh. Ito na pala yung daan. Ah! Gusto na sana kakilala ko. Ito, gagawin mo ng parkingan. Mm. Ano mo lang yung lupa. Inakit mo dito sa sasakyan. Inakit nila doon sa sasakyan minsan. Motor? Hindi, yung... Ay, yung... Ay, katulad sa amin.
Ah, kayang-kaya sa sasakyan, 4x4 din yung akin eh. Ay, ayun, makanyan dito. Wow. Wow. Oh, pero mas maganda doon sa tuktok. Makita mo yun dito. Sa gilid-gilid niya. Ang ganda, no. Oh, yung force, di na natin makita, no. Doon, makita. Makahiya yan dito. Walang hiya. Ginalutan niya yung ano, hindi sa kanya. Saan po? Ano ay tipin mo ah? Saging. Sayang, baka maano lang, masira lang. Ang galing, buti lang pumunta tayo dito, masira lang yan. Ang lalaki! Sarap. So ayan po mga kabayan, sa sobrang kalikutan ng mga paa namin, may nakita kami latundan. O, ang ganda. O, latundan, tama? Latundan, nandito sa baba. Kinakain. O, nakain po, o. Siyempre, gutom din ang mga ibon, daga. Wala, ang gulang na. Dalawang araw lang yan. Wala na, hinog na. Oh. So, ayan po mga kabayan, yung kubo nila ni Kuya Jewel dito, tambayan nila, kapag nandito sila sa bundok nila, no, pahingahan po nila mga kabayan. Dapat dyan kami, no, dyan sana kami kakain, kaya lang, eh, nandoon yung trabaho. Kaya doon na lang, next time na naman dyan mga kabayan. Oh, ito nga yung nadaanan natin. Ayan. Ang galing. Ganda rin dito. Kabayan, yung aming napitas na oong, no, pero ingat din po tayo mga kabayan ha, ingat tayo sa pagkuha ng oong, kasi hindi lahat ng oong na nakikita nyo, kasi may kamukha na ganyan pero nakakalason yun. Iba yung mushroom na nakakain po mga kabayan. Ito bagong pitas from the farm, super yummy, fresh as in. Ito yung hinugasan ni Nanay Philip para iihaw natin, ibalot natin sa dahon ng saging, budburan natin ng asin at vitsin. Okay na po yan mga kabayan. Yummy, yummy na yan mga kabayan. Ang dami! Ayan, Diyos ko, kahit yan ang ulam mo, masarap na or papakin mo. Diba? Ayan, oh, ang sarap talaga. Ayan ang ulam natin para sa mga napagod na mga nagtatrabaho dito, kaya bumili ako ng apat na patatin, apat nga no, tapos patatin, o pata, apat. Okay, so ayos na to, luto na, o masarap na, ayos na. So ayan mga kabayan, yung uong na lang lutuin natin. Kung malapit lang sana iuwi ko, kaya lang masira yan, sayang. Hindi makain. Kahit bitchi. Makan yan. Lagyan mo ng kaw. Itatay Charlie. So ayan yung juice natin mga kabayan, dyan lang natin nilagay. Hindi na tayo nakadala ng water jug. Next time magbitbit ako marami sa bahay para meron tayo, kasi lagi na dito may kainan eh. Yan. Sabay anak mo.
Hay, salamat. May tulugan na ako. Yan, makan yan. Oh, ayos. Ayos pa sa all right. Tapos yung mga bata nga eh. Sa taas? So ayan po mga kabayan, hagain na tayo ng kanin dahil luto na. Dahil kakain na, dahil mayroong pangtrabaho na nag-aantay. So kailangan muna naming magpakabusog para maganda yung pagtrabaho mamaya mga kabayan. Lalong sisipagin tayo dahil busog na. So ganyan pa rin, ito lang, budol fight sa bulong o dahon ng saging mga kabayan. Mas maganda pag ganito kain, no? Yung budol fight, yung hindi yung kanya-kanyang ano, mas maganda ganito. Oh. Yung totong, Ate Rochelle. Kung saan yung totong, doon ako po pwesto. Oh, nandito yung totong, kundi dito ang ano ko, pwesto mga kabayan mamaya. Oh, totong talaga tinitin ang binabantayan ko. Wow. Lagyan po natin yung sabaw na eh, para hindi po sila mahirapan. Ayan, yehe, budol fight na naman. Naku, masarap na masarap yan sa mga nag-aararo mga kabayan. Napawis na pawis. Naku, sarap humigop ng sabaw para bumalik yung lakas nila. Dito. Thank you. Isa lang sa amin. Salamat po Panginoon sa tanghaling ito. Salamat sa mga nagtatrabaho na ingatan mo, bigyan ng lakas. Ganun din sa mga kasama namin na mga anak na galing sa Pangasinan. Sila'y pumunta dito sa amin na para makatulong namin sa pagtatrabaho, Panginoon. Hindi sa mga tao po, Panginoon, kasama namin dito, mga anak ko, mga kapatid. Hindi sa mga naghandang pagkain na bigyan mong lakas, Panginoon. Nabalik po, Panginoon, sa iyo. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, si ano tagbigyan natin ng ulam? Ay, yung totong ko ako. Ay, totong ko. Ano yung pati? Oh, ayan na po mga kabayan yung uong natin. Yehe. Damot, mamaya na. Oo. Mmm. Masarap. Masarap yun. Manyaman niya. Ito na yung uong natin mga kabay na fresh from the farm. Ayan po, inihaw. So yummy. Ito na po yung itsura niya na luto. Ayan. Ayan na yung itsura niya pag luto mga kabayan. Asin lang, magic sarap. Sarap. Ayan po.
Sarap. Manyamon ka. Kita pag tayo magkasama fiesta lagi araw-araw. Bakit siya tawa ko kay Joel? Nahala ka. Mugi. Ay naman. Ay kapita. Kanya mo na ng upo kasi mga busog. Ang kameraman natin na laging huli kumain. Sila ang taga-simot. Yan. Nandito yung Indianong Pinoy. Kuya Joel. Indiano yan eh. So ayan po mga kabayan, nandito tayo sa taniman ni Kuya Joel naman. Tapos na kay Kuya Ramon, kay Kuya Marulas. So this time kay Kuya Joel naman po mga kabayan. Tapos na tayong kumain. Oras na para magtanim bago tayo maabutan ng ulan. Pero ayos lang, basta wag lang masyadong malakas. Para hindi ano rin naman yung mga sinaboy natin dyan na mga labanos natin. So labanos pa rin, nakatanim na ng talong. Sabi ko nga po mga kabayan, hindi lang labanos at talong ang tanim nila dito. Dinagdag na lang po nila ito mga kabayan. No? Kasi sabi ko nga, yung nalibot natin doon kanina doon, ang daming iba't ibang klaseng pananim ni Kuya Joel. No? Mayroong... labanos. Labanos, talong, papaya, saging. Hindi na nila kailangan mag-upa ng tao, ng kalabaw. Kasi palitan sila ng gawa. Pagkatapos doon sa kabila, doon na mas kabila. Pagkatapos, dito na naman. So third batch po mga kabayan dito sa pagtatanim ng labanos at talong sa lupa ni Kuya Joel naman po mga kabayan. So ganyan. Same pa rin kung anong ginawa natin nung una. Same pa rin po hanggang ngayon. At awa ng Diyos. Salamat po ni Ate Sen. Ni Ate Sen Cha, Rofo. No, na nanawagan tayo at kailangan talaga nila dito abono, yan po talaga ang kailangan nila. No, abono, kaya bumili tayo ng abono noong nakaraan ay naka 7,000 plus tayo, yung almost 3,000 na pinadala ni Ate Cynthia Rofo, dinagdag natin doon mga kabayan. Ito din po nabili rin natin noong nakaraan, sinabay natin sa nabili ni Ate. Opo, kasabay po ito nung bumili tayo ng abono, binila natin ng bini. So nakakatuwa. Dahil sa tulad nila na napakasipag, tularan natin, no? Kahit gaano kalawak yung lupain mo, kung hindi ka marunong magbungkal, hindi ka marunong mag parang wala din. Araro, wala din. Walang mangyayari, nakatiwangwang lang, 'di ba? Yung iba may pera, sige. Kaya mo naman mag-upa. Kaya mo magbayad, okay lang. Pero sa mga walang ibayad, kailangan sipag at tiyaga. Mm. Di ba? So, kailangan mo lang magsipag, magtiyaga. Kasi wala kang pangbayad eh. Mm. Kaya ito, kagandahan sa kanila, tulong-tulong sila. Nakakatuwa. Ang dami-daming humanga sa kanila mga kabayan. No, lahat ng komento ay napakaganda. Dahil nakitaan talaga na sipag, tiyaga, tulungan. Dito sila mga kabayan. So habang nagsasaboy tayo mga kabayan, ay
inuulan na tayo, no? Pero sabi ko nga, bahagya lang, wag masyadong malakas yung ulan kasi kawawa din yung pananim natin. Balansi lang, kumbaga, please God, please Lord, balansi lang po yung ulan. Minabang nibilas na balsa ang kinati. Huwag lang po malakas. Hindi maurangan yan na balsa, ya. Nate. Ha? Maganda yung ulan para agad. Ah, ganon? Ah, so... pwede pala. Pwede pala kasi para tumubo daw kaagad at umuki. Okay. So ulan daw. Okay lang, wag natin pigilan. Maligo tayo kung lumakas. So ayan. Oh. Diba? Ang bilis para yung binhi agad tutubo, mabasa. Oo, oh, okay. Pag so, araw pa- naman pag nag ano ka ng labanos pag umaraw hindi agad tutubo. Oo, parang mababansot pa siya. Ah, timing mga kabayan. Kailangan pala talaga pag after magsabog ay uulan. So timing, habang patapos tayo dito mga kabayan sa ginagawa natin ay, ayan, umaambon. Ang lalaki ng butil. So ayan, tamang-tama. Bukas na bukas, tutubo na to, uusbong na to mga kabayan pag nabasa ito ulit. Kaya nga muna kayo, mabasa. So ngayon naman po mga kabayan, tapos na tayo nag-araro, nagsabog. So ganyan, tinidor naman po, gamitan natin. Kumbaga ang purpose po niyan mga kabayan, para yung sinabog natin ng mga buto o binhi, ay takpan niya, no? Kasi hindi na mano-mano, dahil sinabog lang po yung mga kabayan, maramihan. So kailangan tinidorin. Ayan. May nag-araro. May nagtitinidor, may nagsasabog ng buto, kaya mabilis matapos mga kabayan. Kaya Jewel, ito sa ano? Pang ano? Gas lang. Pang gas lang. Gamitin natin. Okay. May gas, kayo na bahala. Sino bibili ng pang gas? Hindi panggas. Kayo na bahala dyan. Pabili ng ulam, kayo na bahala ha. Salamat dito. Maraming salamat. Bye-bye. Watching. Don't forget to like, share, and subscribe.